kasimple ang ginawa ni Raffy Tulfo, lalong-lalo na sa pagpahiya niya sa buong mundo sa teacher na yon. So kung kinakailangan talaga ay dapat talagang actionan, bigyan talaga ng isang malaking aral din para sa kanya na itong ginagawa niya, na siya na yung nagsisilbing batas ng ating sanlibutan. Hindi na lang siya broadcaster, hindi na lang siya yung taon nagkaroon lang ng sariling programa, pagkatapos front lang niya yung mga tinutulungan niya sa konting mga barya-barya lang, pero the truth behind the scene is humahakot siya ng milyones, bilyones na pera sa YouTube at on our expense pa. So, pag nagkataon na pumayag yung mismong teacher na yon para siya yung mag-apologize at para siya yung humingi ng tawad right in front of kung ano yung family na involved, and then that means to say na siya na mismo ang umaakang siyang may kasalanan, while in fact she is acting as the second parent of this child, dahil we consider the teachers as our second parents. So, ibig sabihin, bilang second parent or bilang doon sa mga unang parents, for example, because we are already considering them as parents as well. So, ibig sabihin, ang mga parents na pala ngayon ang dapat mag-sorry if ever na nagbigay na sila ng disciplinary action sa mga anak. Wow! Ang galing naman ng ganong sistema, di ba? So, ibig sabihin ngayon, ang mga anak, hindi na balang sila na yung gagawa ng mga kaswailan. Anyway, isang Raffy Tulfo naman ang mismong mag-uudyok sa mga magulang o kaya sa mga second parent bilang the teachers para sila ang mag-sorry on national television at ganun-ganun na lang. My God! Sa pamamagitan ng ginawa ng Raffy Tulfo na to, this teacher has been humiliated. The damage is done. At kahit ano pang sorry o kaya kahit ano pa na pag-aayos ang gaganapin doon sa studio mismo ni Raffy Tulfo, that's just gonna give him more power na kaya niya palang pagbatiin ang mga to, which is bullshit. Hindi yun ang kailangan ngayon, kundi kailangan gawan talaga ng necessary action. Anong ginagawa ng ating mga batas ngayon? Ang ating batas, I should say, because the government is of the people, by the people, and for the people. So bakit na lang, okay, kahit ilang po sa inyo, kung sana po ipakita ninyo kung gaano kahalaga ngayon ang cyberbullying law, at kung sino-sino po yung mga gumawa po ng batas natin, kailangan din po, we have to make sure, we have to show that these laws really do exist in our country. Magkaroon siya ng degree, magkaroon siya ng posisyon bilang teacher. Pagkatapos, all of a sudden, sa isang pagkakamali lang na hindi naman talaga, yun ay karumal-dumal na ginawa na she never even hurt the kid. Ha? Inilabas lang niya, inilagay lang niya kung ano yung dapat na pagdisiplina. I would do it myself. Dahil ang mga teachers, you consider them as your second parents. Ang pinahiya, yung talagang itinulak na siya doon, sinaktan siya, hindi siya binigyan ng upuan, nandun na lang siya, nakaupo na lang sa floor or whatever. Pero, at least ito, ha? Binigyan pa siya ng upuan. Ha? You fell in love with that? Pagkatapos bigla siyang tumawon, talaga nakaka-insulto. Hindi pa ba sapat yon na siya mismo yung tao na nagpapaya sa lahat ng mga taong nireklamo o sa lahat ng mga taong nagre-reklamo dahil binabaliktad na rin niya pag nagkataon na kung ano man, depende kung ano yung naiano sa kanya, depende kung ano yung nailatag sa kanya na reklamo. Pagkatapos, eto ngayon, napakasimpleng bagay na ipinahiya daw yung bata, which is ang pinahiya, yung talagang itinulak na siya doon si Tulfo na to. Kaya, eto mga teachers, I am at your side. Okay? I am at your side. Naging teacher, naging administrator ang parents ko dahil nagkaroon sila ng university, a Universal School of Technology and Fashion. So, lahat ng mga vocational courses, yung mga secretary,